Marahil ay pamilyar ka sa mga lahi ng reptilyang ito na sinuyod ang mundo milyon-milyong taon na ang nakalilipas, kaya ngayon atin ulit natin silang kilalanin at atin ding alamin kung paano nga ba sila nawala sa mundo pagkatapos lamang ng aking maikling intro. Ang mga dinosaur ay mga sinaunang reptilya o butiki na namuhay noong matagal na panahon na ang nakalilipas. Nagmula ang pangalang dinosaur sa isang salitang Griego na nangangahulugang nakapanghihilakbot na butiki. Naniniwala ang mga dalubhasa sa agham na unang lumitaw ang mga dinosaur noong 230 milyong taon na ang nakararaan. Kung minsan, itinuturing ding inapo ng mga dinosaur ang mga ibon. Marami ding mga uri ng mga dinosaur. Sa ngayon, may halos 100 iba't ibang uri ng dinosaur na ang nakikilala ng mga siyentipiko. May ilang dinosaurs din na mga herbivores o kumakain ng mga halaman, at mayroong mga carnivores o kumakain ng mga karne. Ang pangunahing mga kumakain ng mga halaman ay ang pinakamalalaking mga dinosaur, na katulad ng Apatosaurus at Brachiosaurus. Sila ang pinakamalaking mga dinosaur na naglakad sa ibabaw ng lupa. Mayroon din namang mga natatanging mga sandata ang ibang mga dinosaur na kumakain ng mga halaman na nakakatulong sa pakikipaglaban nila sa mga dinosaurs na kumakain ng mga karne, katulad na lamang ng Triceratops na may tatlong sungay sa muka. Nababalutan naman ang Ankylosaurus ng mga butong baluti na parang isang tangke, at may mga tulis naman sa buntot ang Stegosaurus. Hindi ba't kahanga-hanga ang mga dalubhasa sa agham dahil alam nila kung ano ang itsura ng mga dinosaurs na ito sa pamamagitan lamang ng mga butong natagpuan nila? Ngunit karamihan din naman sa mga kumakain ng karne ng mga dinosaur ang tumatakbo sa pamamagitan ng kanilang mga panlikod na mga paa. May ilang lubhang napakalaki, katulad ng Tyrannosaurus, ngunit may ilan din namang maliliit, tulad ng Compsognathus. Kaya nga naman, ayon sa mga dalubhasa, ang mga mas maliliit na mga kumakain ng karne ang siyang nagbago't naging mga ibon. Isa sa mga unang ibon na ito ay ang Archaeopteryx, dahil mas kahawig ito ng isang dinosaur. Bukod sa Archaeopteryx, mayroon ding mga malalaking nakakalipad na mga reptilyang namuhay kasabayan ng mga dinosaur, at ito ay tinatawag ng mga pterosaur, ngunit hindi sila malapit na kaugnay ng mga dinosaur o mga ibon, dahil sa wala itong balahibo na tulad ng sa mga ibon. Bukod din dito, marami ring mga uri ng mga malalaking reptilyang nakalalangoy sa mga katubigan, katulad ng mga ichthyosaur at plesiosaur, ngunit hindi rin sila kalapit na kamag-anak ng mga dinosaur, dahil din siguro sa hindi sila pwede sa mga kalupaan. Kaya naman ini-research ko talaga para sa inyo ang ilan sa mga malapit na kauri ng mga dinosaurs, at ito ang Stegomole o Horned Demon mula sa Impierno River. Ang herbivorous dinosaur na ito ay may domed skull na may mga sungay na matatagpuan sa likuran nito. Pangalawa naman dito ang Rhinorex. Ang Rhinorex din ay isang herbivore na dinosaur, at naiiba din ang istruktura ng bungo nito dahil may isang malaking nobelang plato ito sa ulo na hindi naaayon sa anumang mga paliwanag ng mga dalubhasa. At pangatlo naman ang Utyranus, na isang kamag-anak ng Tyrannosaurus, ay naiiba dahil ito ay kumakain ng karne at mga kapwa niya dinosaur, ngunit di ito masyadong nakakatakot dahil sa mga mabalahibo nitong katawan na parang isang manok. Ngayon na naibigay ko na ang ilan sa mga uri ng dinosaur na sinuyod ang mundo bago ang mga tao, oras na para dumako naman tayo sa panahon kung paano sila naglaho sa mundo. Nawala ang mga dinosaur 66 na milyong taon na ang nakalilipas, sa hangganan sa pagitan ng pagtatapos ng Cretaceous at simula ng Paleogene o panahon ng Cenozoic, at ang tanging dahilan na naipon di umano ng mga dalubhasa ay ang pagbagsak ng isang bulalakaw o asteroid sa Earth noon ngang 66 na milyong taon na ang nakakaraan. Sinasabing noong bumagsak ito ay nagkaroon ng malawakang pagbabago sa klima ng panahon, at ilan rito ang pagkatuyo ng mga katubigan. Pagkasira ng mga kagubatan at pag-init ng panahon, ngunit isa din sa sinasabing dahilan ng mga dalubhasa sa agham ang mga pagsabog o pagputok ng mga bulkan na maaari ding umubos sa lahi ng mga dinosaur. Sinasabi ding matapos ang mga pagsabog ng mga bulkan, nagkaroon ng matinding pagbabago sa klima tulad ng tagtuyot, pagbagsak ng mga abo na galing sa bulkan, at pagkawala ng mga pagkain.
Ngunit sa kabila ng mga trahedyang kumitil sa buhay ng mga dinosaur, mayroon pa rin namang nakaligtas na nananatili pa ring nakakasama natin hanggang sa kasalukuyang panahon. Ilan dito ang mga ahas, pagong, buwaya, at mga corals at ibon, pati na rin ang ilang mga isda sa karagatan. Sa kabila ng katotohanan na ang karagdagang pagpapanumbalik ng flora at fauna sa Earth ay tumagal ng halos 10 milyong taon, ang pagkalipol ng mga dinosaur ay nagbigay ng dulot sa karagdagang ebolusyon ng mga mammal at pinabilis ang ebolusyon ng mga tao. Ngunit hindi talaga ito maipapaliwanag ng kung sino man, dahil walang ni isang tao ang nabuhay sa panahon ng mga dinosaur at iba pang mga hayop na nabuhay noon sa ating daigdig, kaya nasa sa atin na ang mga desisyon kung ito ay ating paniniwalaan o babaliwalain, dahil walang mawawala sa atin kung tayo ay maniniwala, dahil parte ito ng ating kasaysayan at ng ating hinaharap. Kaya nga naman sadyang napakaraming sikreto ng ating kasaysayan ang hindi pa natin natatapos ng buong buo, kumbaga nasa simula o unahan pa lang tayo ng ating kaalaman at wala pa tayo sa gitna at dulo ng ating pagkatuto patungkol sa ating malawak at makulay na kasaysayan. At dito na nga nagtatapos ang aking video, naway mayroon tayong natutunan at naunawaan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe, like, at share. Huwag din sanang kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong upload. Salamat! Nagustuhan niyo po ang aking mga content at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless and keep safe always po. Salamat!